I have parang bad news na nagpapadown sa akin. And hanggang masanay na na, bahay at bata na. Tapos maya-maya, uluto na. Maya-maya, labas-labas na. Maya-maya, is napahirapan ako kasi nag-Turkish ako, guys. Turkish was ang tapos. Hindi ako nag-English or whatsoever. So, sad lang kasi nga, nililevel na nila ang mga Pilipino sa mga Nepalese, sa mga Uzbekistan, sa mga Turkish, yung masahod. Kasi, ayan, welcome back again to my YouTube channel, guys. It's been 1 week since nag-upload ako. Ngayon na naman ako mag-upload. So, anyway, kamusta po kayong lahat yan, guys? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Ayan, kati ng ilong ko. Dapat natin i-check yung mga ilong natin kasi minsan pag nag-upload ako, grabe, ang aking ilong bunggesyos. May nag-wave, ganon. So, anyway, guys, mag-share lang ako ng ginawa ko today. Medyo ano na yung utak ko ngayon, medyo sabog na kasi nga napuyat ako, ayan, busy ako sa mga ang katawan ko talaga, guys, mahina sa puyatan kasi sumali na naman ako sa watch to watch or ano ba yan, mga ano-ano sa YouTube kasi kagustuhan na kumita, di ba? And yun. So, marami akong i-share sa inyo, guys, for a week. So, nung nakaraan nga, diba, nag-celebrate ako ng aming, ano, anniversary. Nandun pa yung decoration namin. Ayan. Hindi ko pa tinatanggal kasi may hangover pa dyan. No, at saka, today pala, guys, ayan, so, i-share ko sa inyo kung ginawa ko yung araw na to. And, I have parang bad news na nagpapadown sa akin. And wala naman sa akin yung problema kasi naiintindihan ko naman kasi sometimes nag-a-ask din naman ako ng ganito na hindi ako papasok, ganyan. Sa, diba sabi ko nga sa inyo sa latest vlog ko sa kaka-absent ko, mawawalan ako ng trabaho. Kaya wag niyo akong gayahin, guys. So, today, guys, dahil nga sa Ramadan, naka-fasting pa ako. So, kauuwi ko lang. So, anong connect naman ng fasting sa pag-uwi? Galing kasi akong bursa, guys. Kaya nung umaga, pumasok ako. Pero, duman ako sa agency. But before that, last night, nag-send ako ng message sa amo ko na sabi ko, baka malate ako, baka mga 12 or 11:30, sabi ko sa kanya nung tumawag siya sa akin, is makakarating ako dyan. Yun lang naman ang malilig ko kasi nag-start ako ng 10. And then, pasok ko is 10. Tapos, dapat 11 na sa agency na ako. Kasi pumunta ako sa agency, which is nagbabaka sakali na sana magkahanap ng trabaho na mas matastas ang sahod. Pero, ano siya, stay out. Hindi siya stay in. And now, guys, so pumunta ako sa agency. So, early ako may isang bahay kasi 11 yung, ano namin, usapan namin oras. Pero napaaga ako. So, 10:30 nandun na ako sa agency mismo, sa train station. So, hinanap po, hindi na ako nag-vlog kanina, guys, kasi wala akong time na mag-vlog kasi nga parang nagmamadali ako palagi kasi may pasok ako, so kailangan ko tapusin yung dapat kong tapusin, yun. And then after that, pag-interview ako doon, ang dami ng chichiboreche, and then, alam mo, nakakasad lang kasi nga nililevel na nila ang mga Pilipino sa mga Nepalese, sa mga Uzbekistan, sa mga Turkish, yung masahod. Kasi, actually talaga, mga Pilipino sa Turkey, guys, pagdating sa trabaho, mataas talaga ang sahod. Nag-range talaga yan siya ng 800 to 1K up, mga ganun. Pero dollar siya, ha? Pero dahil nga sa crisis ngayon, so back out ang mga amo, so kumukas lang ng Nepalese, and then after few days, few weeks, few months, layas ang Nepalese kasi nga ayaw din naman nila. So, yun, mga scenario lang ng mga ibang kaibigan ko. And then, yun nga, so, pumunta ako doon, hinanap ko yung building, mabilis ko naman nahanap, and then, pumunta ako sa, ano nila, office nila, papahabain pa, Diyos ko, punta, basta sa office nila, nag-fail out ako, ayan, ang dami kong fail outan doon, pero sila nag-fail out. And then, after that interview, so, of course, sa interview, kailangan na, ano, isalaysay mo mula nung nagsatrabaho ka. So, sinalaysay ko, which is, napahirapan ako kasi nag-Turkish ako, guys. Turkish yung salita ko. Hindi ako mag-English or whatsoever. So, ay nako, ang happy ko kasi nga, medyo naintindihan nila yung Turkish ko. Hindi sila nailang or whatsoever. So, in my side, parang yung effort ko na nag-tsaga-tsaga na nanood na kung ano-ano, tapos, pangalan nito, wait lang,
may nakita isa sa lang app. So, saga ako mag-aral, manood, yung pagod ko na nag-aral ng Turkish. Ah, may bubuga na pala ako sa Turkish guys. Pero hindi pa talaga ganun ka-flowet. Pero at least naintindihan niya ako. So, nagkwento ko yung nagtrabaho ko sa Pilipinas, Singapore, Hong Kong, ganun hanggang napunta ako dito. Anong ginawa ko ito? Nung nag-asawa ko hanggang sa kasalukuyan. So, to cut the story short, may nahanap siyang amo. Pero medyo nagkano kami sa sahod kasi nga, sabi ko nga, ang sahod nga na in-offer nila is tele, is Turkish lira. Ang baba, guys, kasi alam nyo, kilala nyo kasi mga Turkish, maniwalat kayo sa hindi, mga Turkish, pag yan nagtrabaho, sasabihin sa'yo, oh, ito lang ang gagawin mo. For example, okay, ang gagawin mo, maglilinis ka lang. Okay, maglilinis ka lang. So, ang bata, akin. So, nag-start ka ng work, okay, kasi linis ka lang eh. And then, after that, pag nakita na yung ano bata, ibibigay sa yung bata. So, siyempre, ikaw, na Pilipina, pakikisama, so, gawin mo yung part mo. Hanggang masanay na bahay at bata na. Tapos, maya-maya, uluto na. Maya-maya, labas-labas na. Maya-maya, ihiritan ka pa sa oras. Ganun, sanay, naranasan ko yan, ganyan sila. So, sabi ko, walang problema sa akin pag ganun. But, the problem is the salary. So, yun ang problema sa akin. Kasi, ang dami mong trabaho, tapos ang salary mo hindi katumbas sa trabaho, mababa ng sahod, and hindi pa kasama yung transpo. So, medyo nasad ako, ganyan. So, sabi ko, sige, tinan natin. So, 5 days yung pasok, ganyan. Sabi niya, wait for 2 days, we will call you. Kasi nga, kailangan niyang kumbinsihin yung, ano kasi, stay in talaga yung gusto nila. Stay in. Hindi sila, ano, nang stay out. So, stay in lahat. Pero ang sahod is 6,000 tele. 6,000 Turkish lira, tapos kasama na ang pamasahe doon. So, magpapatak lang siya ng mga 5,200 siguro or 5,000 ba ganun. So yun na guys, no? So natapos yung usapan, sabi ko sa kanya, sige mag-antay. And then very sad, okay na sana kasi papasok ng trabaho kasi 11:30, then my boss call me. Sabi niya, hi, hi Celine, hello, how are you? Ganun, ganun. Then sabi ko, okay, fine. Sabi niya na ano, today when hindi ka mo napapasok, ganyan, ganyan. Sabi ko, nandito na ako sa bursa eh. Malapit na ako eh. Nandiyan na lang yung train eh. Sasakal ako ng train, baba na ako. Nandiyan sa bahay nyo na 11:30, nandiyan na ako eh. Pero, sa kasawing palad, hindi na tuloy. Sabi ko, okay, fine. Sabi ko, ganun. Kasi, before naman, pag ako nagsabi niya, ako makapasok ngayon, ngayon, ano, pasok ka niya. Pero, papapasokin niya ako on next week. Sa next week. 3 days ang pasok ko sa kanya next week. So, bawi-bawi lang din. Pero, sayang pa rin, no? Kung hindi ako nag-fasting ngayon, guys, kung hindi ako nag-fasting ngayon, so, pupunta ako dapat dun sa isang part-time ko, which is urgent. Urgent yun. So, anytime pero pumunta, ganun. Pero, dahil nga naka-fasting ako, hindi ko kaya maglinis ng buong bahay, ng up and down, na villa, na gutom ako. Hindi pwede yun. Baka mahimatay ako, no? Kasi ayoko naman na ano, kasi nag-fasting nga ako. So, ang ano lang kasi dun, kasi siguro na ano din yung, ano, na-dismaya din yung amo ko kasi gawa ng yesterday kasi, ay kaninang, oh, nung nagpaalam ka ng umaga, not yesterday, kanang umaga, nag-reply siya, sabi niya, o sige, sabi niya, pero dito ka kumain ng dinner. So, mag-dinner daw ako sa kanila, guys. So, sabi ko naman, okay. Tapos dumating ang asawa ko, nagpaalam ako, sabi niya, no. Sabi niya, ganun. So, sabi ko rin sa ama ko, hi, mom. Hindi ako makakapag-dinner sa inyo. Hindi ako pili nga ngayon. Ganyan. Kasi, ganun nga, yung husband ko, she said no. So, sabi niya, okay. So, siguro yun na yun. Nagtampo na siguro. Kasi it twice na in-invite ako ng dinner, which is, hindi ako pumayag. Hindi pumayag yung asawa ko, pero ako open ako. Walang problema sa akin. But, yun nga. And after all, ayan. So, para pampalubag loob, share ko sa inyo, may nabili ako. Ayan. So, dahil nga sa, nakita ko yung itsura ko sa salamin sa elevator when I went there in agency. In the agency. Then after that, okay, ano to? Yapo Credi. Ah, this is for my ane. Hindi pa siguro kita ng ane ko to. Bibigay ko nga to, meron na siyang credit card. Pwede ba natin hingin to? Later, papakita ko sa kanya kasi nagdadasal siya. Siya nagdadasal siya. So, ayan guys, napapakita ko sa inyo, namili ako kasi nga, alam nyo minsan guys, pag down na down talaga ako, or bad mood or ano ba yun yung sarili ko. So, gaba ko na siguro to guys, no? Karma ko na siguro to guys, no? So, dahil nga dyan, I decided to go to the mall. So, pumunta ako ng mall. And then, I bought something for my face.
face. Okay, where's the sit down here? Ah, here's the sit down. Here's the sit down, sit down, sit down. So, ayan na guys. Nandito na tayo ha. Papakita ko sa inyo yung binili ko. So, napabili ako. Mura lang siya kasi nag-sale siya. So, 18% sale. So, bumili ako ng, of course, shampoo. This is worth of 20, ano yata to? 25, 28, gano'n. Magto-30 siya. Pero, nabili ko siya worth 18, ay, 12. 12 lira. So, di ba? Laki ng binaba. And then, after that, nandito yung ano eh. Nandito yung ano, so nabili ko siya ng, I know, not 8, not 12, 17. So 17.50. So 17.50 from 28 or what, di ba malaki na rin siyang bawas. And then bumili din ako ng ito. So sad lang ako kasi nga hindi okay sa biyanan ko. So this is for my biyanan dapat. So this is my biyanan. So nabili ko siya ng ano ba to, Floral Dreams. Ayan, 12.50. Ito pala yung 12.50. Ayan na 12.50. And then, bumili ako ng for my face. So, may nakita ko maliit na ganito. This is cologne. Cologne niya. Kasi ang laki-laki ng ano ko eh. Laki-laki ng cologne niya ko. And then, after that, bumili ako ng B-Beauty. So, I'm gonna try this brand, B-Beauty. Kasi ang iba kasi mahal eh. This is the very cheap one. So, nabili ko to. Ito muna ang gawin natin, ha. Ito para sa mata to, eh. Para maging beautiful man tayo. So, hindi ko siya nabili lahat kasi nangamba ko kasi ang pera ko is 150. Okay? 150. I-reveal ko sa inyo, guys, kung magkano lahat to. So, very cheap lang siya. Kasi nga, cheap. Very cheap. Kasi gawa nang nag-sale sila. So, this is from Germany. Itong B-Beauty. Ayan, B-Beauty. This is for the eyes. Ayan, eye cream. Kasi nga, tingnan nyo, guys, oh. Di siya masyadong halata, di ba? Pero sa salamin, tingnan mo, super halatadong halatado. So, para kung ano, Diyos ko, pasaway na. Ganyan. And then, after that, ito naman, this is day cream. So, day cream with, ano ba nakalagay dito? Soybean and panitol. So, hopefully, maganda yung amoy. So, buksan na natin. I bought this, matcha, 19. So, 20 ka mo na lang. So, we gonna open this one. Tingnan natin. So, malaki naman pala siya eh. Ayan o, oh, malaki pala siya. So, hopefully maganda yung amoy. Kasi ako, pag nagka-migraine ako, yung mga amoy talaga, sensitive. Oo, oh, okay na pala yung amoy. Siyempre, buksan na natin. Ah! Nice smell. I like the smell. So, yan. Ito yung parang day cream. Yan. So, gamitin mo siya umaga. And then, this one. So, I'm gonna open this. Ayan, nasira na. Sirain ko na kasi ano naman eh. And then this one is night cream. So, I'm gonna use this every night. So, umaga at kagabi gagamit ito. Ah, yung asawa ko hindi ko pala nadat nandito guys. Kasi gawa nang nasa ano siya, bursa. Nasa bursa siya. And then, kwento ko sa iyo mamaya. Mayroon pa akong kwento. Bahaba-haba to guys, no? Dal-dalan to. So, ito naman for the night cream. It make one of the... Royal Jazz, ano yan? Ang dapat mo daw. Mhm. Then gitchen ma di sara. Evet. This is for night cream. Ano siya, Body Mia Patinol. So ayun, same. Same pa rin. So 50 ml declare. 50 ml siya. So magkano? 25. So 25 ito, 25. After, di ba ang gulo ng binan ko, ah? Bikla ni Dushun dyan, bikla, saat iki. Evet. Diba, yan ang ayaw ko talaga sa kanya pag ano, biskot ko. Ayan, so ito naman para sa eye cream. Ito, so, pwede mo gabi sa ano, sa umaga, sa kagabi. So, ito, tatry natin itong beauty, B-Beauty na, ano, na brand. Kasi, try natin sa mura kasi pag hindi siya okay, inshallah, huwag naman sirain yung mukha ko kasi sira na, sirain ka. So, kung hindi siya okay, hindi ka maghihinayang na itapon, diba? Ganun yun. Kasi pag okay siya, why not? Continue this. Tapos, pag okay siya, guys, bibili ako ng dun sa ano, yung para siyang pang ano, pang wash ng face, which is same brand. And then, yun. At saka yung para siyang tissue na panglinis sa mukha, ganun. So yan, maraming ano, pag naging okay siya ha, pag naging okay siya, pero pag hindi,
find tayo ng ibang brand. Kasi yung face ko kasi, hindi naman siya sensitive. Kasi kahit anong lotion or what, di talaga, mukha ko okay lang. Ang akin lang kasi guys, nakikita ko, parang nagda-dry na siya. Parang alam mo yung ang tanda-tanda ko na. Hindi ko naalagaan yung sarili ko. Eh, nagtatrabaho naman ako guys. Gusto ko rin magpaganda. Ganun. So ito kaya nabili ko itong maliit na kulunya. Kasi nga, malaki masyado yung kulunya ng bag ko. So kailangan maliit lang yung nilalagyan kong kulunya. So tinatin ko ng amoy. Good, I like this smell. Kasi sensitive talaga ako guys pagdating pag nagka-migraine. So, ang muscle natin guys. So, sige, trabaho pa more. O, oh, diba? Ganyan ang muscle natin. Pwede na tayo maki-wrestler nito. Okay, sige, buksan mo na yan. So, habang binubuksan mo yan, ako'y aalis na. O, sinin o. Tama. So, ayan, nabigyan na buksan na. Pinilit talaga. Natakot daw siya, guys, sabi niya. Natakot daw siya, guys. So, ayun, punta ko sa mall kanina kasi napakalubag loob. Yun yung ano ko. Yun yung nabili ko. So, ayun na, guys, no? Thank you. Yan lang i-share ko sa inyo today. And then, nandito sa bahay. Kararating ko lang din. And, iba yung pakiramdam ko. Inaantok talaga ako. Hindi nagugutom. So, ipiplay ko lang yung ano ko. Yung pinaplay ko. And then, after that, ako nga pala, kaya pala siya sumilip kanina nung nagbubukas ako kasi pinagluluto niya ako, yan ang ayaw na ayaw ko talaga kasi nga, ang aga-aga alas dos, anong gagawin ko? Ang aga alas dos, kahit magluto ko ng 6, it's okay. Para mainit pa siya, hindi ko naririhit. Yun para, alam mo yun, yun ang ayaw na ayaw ko talaga. Yung parang, ano, gusto kong matulog, just, alas dos na mag-alas 3. Yung asawa ko wala dito guys, nung pumunta siya sa bursa. Kasi ang alam niya, doon ako magdi-dinner sa, ano, sa amo ko. Pero hindi natuloy kasi nga, big no. Yan. So, ano ba? Parang hindi interesado yung vlog ko ngayon ah. Pero okay lang, at least may upload ako guys, no? So, that is for today. Ayan, tomorrow is Saturday. So, maraming salamat sa panunood. Yan lang, na-vlog ko lang na ganoon. Hindi na ako kumuha ng mga vlog-vlog sa labas kasi gawa ng grabe. Hindi ako mag-ano, yung ulo ko. Ang kati kasi nagkulay ako ng buhok. Dumikit yung pangkulay sa balat ng ulo ko. Ano siya, nagsugat. Ayan o, nag-i-snow yung aking hair. So yun lang nabili ko. Shampoo, mga ganoon, pampaganda. Sana may pag-asa pa kasi tinan yung beauty, guys. Diba? Ay, so yun, mag-antay ako sa tawag ng agency and then I'm waiting also yung mga ibang naging boss ko, naging amo ko kasi nagpahanap ako sa kanila ng mga part-time, mga friends nila. Hopefully yung mahanap ko is okay and God's will, sana mag-permanente na ako sa trabaho guys kasi wala na talaga akong permanente na trabaho kasi gawa ng, ang konti ng sahod, ang daming trabaho. Wala man lang yung ano, yung balance lang ba siya, guys? Kahit maliit yung sound mo, hindi na masyadong pagod. Alam sa inyo, guys, marami salamat and have a good day! Bye! If you are new in my channel, guys, please don't forget to subscribe and click nyo na rin yung notification dyan sa baba for sure na ma-notify kayo next time. Marami salamat! Bye! Yow, yow pa more!